SMNI, Truth That Matters. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kinatuwa ang umano'y pamimilit ng Amerika sa Pilipinas na tanggapin ang Afghan refugees. Alamin ang dahilan sa balita ni Daniela Paulite. Ako, I will disagree. I would rather not accept. Yes. If it is a demand. Yes. Alam mo itong Amerikano po, kung ganunin mo ako sa panahon ko, nako, ayan. So ano yung pinapakita ni Pangulong Duterte? Kasi merong itong, ewan ko, itong si Romualdez. Yung Romualdez na yan, pinsan ni Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, na ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Sabi ko naman sa inyo eh. Pwede bang hindi mabigyan ng pwesto ang mga kamag-anak? Hindi pa pwede. Oh. Saan batas yan? Batas ni Tulfo? Oh, yung mga kamag-anak lang yan. So, siya nagpipilit na payagan daw ng Afghan refugees ng Amerika. Okay? Although, ito lang, para lang sa kaalaman ninyo ha, kaalaman lang ninyo, medyo biglang kumabig ng konti ambassador. Sinabing, hindi naman pinipilit ng Amerika. Diyan lang ipaprocess yung passport. Kasi hindi maiprocess dun sa lugar nila because of the new leader nung lugar nila. So, hindi maiprocess dun. So, sa Pilipinas ipaprocess. So, biglang kumabig ng konti. Ewan ko kung bakit kumabig ng konti. Pero, simple lamang po ito. Ay, nako. Ito, pakinggan yung sinabi ni Pierre Ardi. Ayaw niya ito. Bakit? Magdemand-demand ka sa akin? Sino ka? Hindi ikinatuwa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpupumilit ng Estados Unidos na magpadala ng Afghan refugees kada buwan sa Pilipinas. Ayon sa Wing LG Puara, pero yung ambassador na yan hindi. Special envoy lang siya nung panahon ni PRRD. Hindi po siya ang... Hindi ko alam eh kung anong bakit ang ewan ko ha, hindi ako sure about that ha, pero alam ko special envoy lang siya. Okay? Tuloy. News article sa The Manila Times, isang pagpupulong sa pagitan ng Presidential Management Staff o PMS at US Embassy officials kung saan sinabi ng mga Amerikano na nais nilang magpadala ng 1,500 Afghan refugees. Although, ito lang ha, for kaalaman lang natin, sabi kasi, okay, eh, sinasabi, parang ang ano, ang ambassador, eh parang ganun din naman. yun ang ano ha. Pero may difference kasi yan eh. Pero ewan ko, at envoy, ito, sabi ha, paliwanag ha. Para lang sa, kasi ni-research ko rin yan, sabi ko, ano pinagkaiba nun? Di ba, eh, parang pareho lang naman yun, okay? Wait lang ha, tuloy muna natin. Kada buwan at ilagay ang mga ito sa New Clark City na isang bahagi ng dating base militar ng Estados Unidos. Ayan, ito. Ang ambassador daw is highest ranking diplomat that is sent to another sovereign state in order to represent their country. Okay? An envoy is a diplomatic representative and not considered as representative of the head of state. Okay? So, ibig sabihin, representative siya, diplomatic representative, pero hindi niya nire-represent yung head of state. Kasi when you say ambassador, 'di ba, kahit nga 'di ba yung basta may malalim, mag-una yan. Yung ambassador ibig sabihin lang noon, parang siya yung ano eh, kunwari 'di ba, meron nga tayong ambassadors of Christ, ibig sabihin noon, you represent Christ in this earth, parang ganoon. Dito naman, pagdating naman sa ambassador ng Pilipinas, ibig sabihin, parang i-represent mo yung presidente natin. Yun, parang ganun. Ha? Baka mamaya pupunan na naman si Atty. Kabutas. Sasabihin na naman niya, oh, kita mo, ang batas ito.
Karamihan sa mga ito ay unprocessed o walang dokumento. Ang hakbang na ito ng Amerika ay umani ng matinding batikos mula kay Senator Amy Marcos. Kinwestiyon din ni Senator Amy kung bakit mas ginusto pa ng Estados Unidos ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa na mas malapit sa Afghanistan at mas may kakayanan na tumanggap ng mga refugees. Kinumpirma rin ni Senator Amy na itinutulak ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos na pumayag sa demand o pagpupumilit ng Estados Unidos. So nagtutulak niyan, ay grabe nagtutulak. Ang nagtutulak niyan, walang iba kung hindi si Romualdez. Jose, ang alam ko Jose ang pangalan niya. Basta pinsan no ni Speaker. Ngunit kung si dating Pangulong Duterte lang ang tatanungin para sa kanya, mas mabuti nang hindi pumayag sa mga gusto ng Amerikano. Itong pagkasabi pushes for the U.S. demand for us. Hindi rin nagustuhan ng Department of Foreign Affairs ang ginawang pakikialam umano ni Romualdez at mariin ang nasabing departamento sa pagtutol sa pagpupumilit ng Estados Unidos, bagay na sinuportahan ng dating Pangulo. The DFA refused, Mayor. Tama yun. Oh. I know. Hmm. I said, it is a practice of civilized nations. Yes. But kung ganun ang in the manner in which the Americans are pushing for the entry of national, other national refugees, at ganun yung klaseng ginawa nila, they are disregarding all aspects of national sovereignty. Diplomatic sovereignty. Hindi, alam mo, ito lang yung kinainis ni Pangulong Duterte. Sinasabi naman niya na for humanity reasons, actually, nung mga unang first part ng speech niya, sinasabi niya, ginawa naman natin yan eh. Before, talaga namang meron tayong mga tinulungan ng mga refugees, di ba? So, okay yun. Naiinis lang siya dun sa style o yung manner ng pagiging ewan ko kung ngayon ba ay ugali na talaga ng mga kanok. Yung parang demanding ika nga, di ba? Tapos pinipilit pa nito ni Romualdez yung ambassador doon. So, nainis si Pangulong Duterte. Bakit nagdi-demand ng ganyan? Is, ako, naiisip ko, part yan sa deal eh. Ng EDCA eh. Malay mo, part siya ng deal. Ng EDCA, may kasunduan sila ni Marcos. Di natin alam. At tandaan, kaya nga ang problema, ito kasi ang problema sa Amerika. Sorry ha, pero totoo ito. At makikita nyo yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang problema sa Amerika, feeling talaga nila ano sila eh, entitled, mataas ang tingin sa sarili na kailangan masunod kami, ito gusto namin, kaya kailangan ito ang ilalagay, ito sundin niyo kami kasi may usapan tayo. Parang ganoon sila eh. Masyado yung antas ng ano nila na parang hindi, Pilipinas lang kayo. Ang dami niyong utang sa amin. Hindi, di ba? Ang dami namin tinutulong sa inyo. Kaya medyo umayos kayo. Ewan ko ba? So ako, in the meantime, I think the Philippines should not give in. Samantala, binanggit naman ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang security concerns ng bansa at ang posibilidad na may makapuslit at umanib na kalaban ng Estado dahil karamihan ng mga refugees na nais ipasok sa Pilipinas ay hindi na proseso. And many of them are unprocessed, and many of them may be with Taliban, and they might go with the Moro. Kaya nga ako, ayoko din eh. Sana naman, wag maging uto-uto itong presidente nating si Marcos at payagan niya porket tinulak nung pinsan. Patay tayo. Yari na naman. Kamamaya, yung ambassador na yun, tumakbo na naman dun sa Mrs. President. Patay tayo dyan. Mamshi, ayaw payagan ni Senator Amy, oh, Mamshi. Pwede bang kausapin mo, yung asawa mo, payagan naman to. O, din DFA, nagre-react pa. O, baka pwede namang palitan na yan. Hindi ko sinabing ganun na sinabi, ah. Possible, pwede. Which is a very correct observation.
Now, I think, and I'm going to make it official, as a citizen of this country, nothing else, we should not give in to the demands right now. That all foreigners entering our country, whether as visitor or refugees or permanent residents, should go into a cleansing process so that we will be secure within our borders and not let the radical... Sa akin yan, sa loob. Ito, akin lang to, akin lang. Sa loob-loob ko nga eh. Pinakialaman nyo yan eh. Bakit di kayo? Alam mo yun, parang... Binanatan nyo yan, tapos kayo... Eh, parang ganun eh. Ewan ko ha. Parang ganun. Sama ng isip ko. Parang kaibigan mong naligaw ng ano, may binanatan dun sa KTV, tapos biglang nabuntis. Tapos sabi, best friend, nabuntis yung ano natin, yung GR yung kasama natin. Nayari ko. Pwede ba ikaw na sa bahay mo na lang itira? Kasi magagalit misis ko. Parang ganun eh. Pagkatapos yung binanatan, nung magkaka-anak na, bigla mong, sayo na lang, kasi nayari ko, brad eh. Pasensya na, ano ako, hindi ako nakapagpigil. Hindi ko nailabas. Hindi, so sorry ah. Parang ganun ang dating eh. Di ba? Parang sabi ng Amerika, pinasok nila Afghanistan, pinakailaman nila't lahat. Tapos, dami pala nito, hayop. Dami. Dali nyo yan sa Pilipinas. Bahala na Pilipinas dyan. Anyway, ganun natin yung presidente dyan. Madaling mautusan yung presidente dyan. Mahinang nila lang yan. Kaya pasok natin dyan sa Pilipinas yan. Parang ganun eh. Diba? Nakakasabi kong ano ba? Kayo nang ilam dyan. Bakit nyo biglang ilalagay sa amin? Ba't nyo bibigay sa amin? Yung ano nyo, kayo. Because enter into the picture, especially that we have a problem in the south dito sa Mindanao. Yan ang sinabi dyan niyo. I am not, hindi naman lahat eh. Ito mga terorista lang. Parang sabi ni DFP Manalo dyan, we will be like New Mexico and Texas where most of the illegal immigrants who came to the south border of the U.S. are being processed. Naku, yari. Alam mo, ako kinakabahan ako dun sa DFP secretary ha. Pagbasda natin. Pagmasda natin kung magbabago ng statement yung DFA secretary. Pag nagbago statement yan, pinatawag yan. Hay! Halika dito! Bakit kanya niya sinasabi mo? Sige. PMS, ilipat yan ng ano? Ng anointing. Ilipat ng anointing yan. Ilipat yan! Alisin yan dito sa Pilipinas. Palitan natin ng tao natin. Yari na naman siya. Ay, kaya bantayan natin yung ano, DFA secretary, baka mayari na naman niya siya dyan. Parang tayo, extension nila dito. So, sabi ni DFA Manalo, you don't know those Afghanis, hindi man na-process yan, marami pong mga Taliban. Na dyan. Samantala, nanawagan si Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag pumayag sa mga pagpupumilit ng mga Amerikano. Matatandaan na sinabi ni Ambassador Romualdez na hindi pa naaprubahan ni PBBM ang planong pagtanggap ng mga Afghan refugees sa bansa. Take your time, Mr. President. Huwag ka masyadong demand. Malaki mo po tawakan, andali ng mga Amerikano at Taliban na tuloy. Pinaniga naman ni Duterte ang DFA at hinikayat na i-reject ang demand o pagpupumilit ng mga Amerikano. Wala naman yan eh! Alam mo, Mr. President Duterte, ang gulong Duterte, wala naman yan kay Marcos. Wala rin yan sa DFA secretary. Next time, Mr. President, Tatay D, ang sasabihin mo, hindi ganun. Take your time, Mamshi. Please consider. Amerikano ukol sa issue. Pinayuhan din ng dating Pangulo sa Estados Unidos na baguhin o ayusin ang kanilang apela sa bansa ukol sa mga refugees dahil wala itong karapatang manghingi ng demand sa Pilipinas. And I would ask the United States to
rephrase your whatever it is, demand, request, rephrase your whatever you want to me. Do it in a very civilized and more courteous manner. And do not ever use the word demand. You have no business shitting with my country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita. Grabe, no? Nakakamiss yung ganyan ni PRR. Ano kaya reaction ni Da Junior dito? Sabi siguro ni Da Junior. Well, we will study on it. We will do something about it. We will see what the bear of investment of the Afghanistan. Investment ng Afghanistan. Ano yun? Shawarma? Hindi, joke lang ah. Sama mo ba na? Bay? Hindi, pero alam, iniisip ko nga pagka nandito na yung Afghanistan, libo din ho yan eh. Isipin mo, no, negosyo niya mga yan dito. Dadami dito ng shawarma. shawarma. Yari tayo. Hindi, alam mo ako ah. Napapansin ko ngayon sa Pilipinas. Ako, dami ko na nakakasabay. Dumadami na rin. Ewan ko ba, ano kayang trabaho ng mga Aprikano dito sa Pilipinas? Ako, nagtatanong lang ha. Ang dami ko nakakasabay sa elevator eh. Ano kayang trabaho nila, no? Na itong mga Aprikano sa Pilipinas. Hindi ko alam kung, imposible kasing turista sila eh. Kasi dito sa kondong aking tinitirahan, bawal dito ang Airbnb. Bawal po dito ang ano, kailangan po dito eh long term. So definitely itong mga naandi dito long term, oh, di ba? So hindi ko alam ano kaya ang trabaho nitong wala ako sinasabing masama ha. Again, nagtatanong lang ako kasi ini-imagine ko lang kung itong mga Afghan na to ay nandi dito na. So halo-halo na sa elevator. May amoy. Sama mo, ugali mo talaga barat. May amoy yang chow, fried rice. Isipin mo, halo-halo na, may Chinese na nandun sa loob ng elevator, may African. Ewan ko ba yung elevator namin dito, parang walang exhaust. May African na doon, tapos meron na ring Afghan. Paano na kaya mangyayari nito? Maghahagda na lang siguro ako. Banat Bay! Huwag ganyan! Ang sama na ugali mo! Hindi alam mo kung bakit. Ang laki kasi nila. Hindi nagkakasya yung scooter ko. Inaakyat ko na kasi scooter ko. Ayoko nang iwan sa parking eh. Eh, pagka na doon, ang laki nila eh. Performance will start momentarily.